kanyang langit at buhay, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda't ibon, mga ubat at karagatan, siyang banal at nakila, ng kanyang ngalan, lahat ng ninikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng tubusan. Bumiyo ang Panginoon at hinahin ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan pakulungan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin si San Juan Pablo II, Santo Papa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, lingapid mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaisa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pagkikiisa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan na nagahari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa mga katawid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa,
kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, magkakaugnay-ugay ang bawat bahagi ng gusali at magiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa kanila'y sa pangalan niya'y kanyang iniligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-ibig magdadaupalab, ang kapayapaan at ang katwiray masamang ganap. Ang balat ng lupang pawang nagahari iyong pagtatapat, ang mga katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong magahari pawang katarungan. Ang magiging payapa't susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang pay, samantalang inihintay si Jesus na pong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung narat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito, na kung ating titingnan ay isang tema ang gustong iparating sa atin. Ano po iyon? Kahandaan.
vigilance. At ano ba ang gustong sabihin ni Kristo kapag sinabing paghahanda o vigilance o kahandaan? Nabanggit dito ang dalawang oras. Hating gabi o madaling araw siya dumating. Ito ay pagpapakita ng oras ng Diyos na ang kaniyang pagdating ay ang oras na hindi natin inaasahan. Ang sabi po ng mga biblical expert, yung hating gabi o madaling araw ay hindi lamang tumutukoy sa physical time, kung hindi ito ay tumutukoy sa buhay ng tao. Yung hating gabi ay ang taon o bahagi ng buhay ng tao na siya ay nasa middle age. At yung madaling araw ay siya ay nasa senior age. Kasi noong panahong iyon ay binibilang sa pamamagitan lamang ng apat na watch o 12 hours in a day. Kaya ang tao ay tumatakbo sa tatlo o apat na panahon. Ang pagiging bata, ang pagiging youth, middle age, and seniors. Ito ay tunay na pagpapakita na sa oras na tayo'y nagkaroon na ng age of reason, ito na yung oras na tayo ay marunong ng maghanda sa pagdating ng Diyos. Kaya nga ang pagdating ng Diyos ay yung oras na hindi natin inaasahan. Doon sa unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin yung salitang, maging handa kayo. Maging handa kayo. Sa English, gird your loin. Parang ang layo, ano? Gird your loin. Kasi nung unang panahon, ang damit ay wala namang short at wala namang pants. Pag sinabing gird your loin, itali mo sa iyong bewang yung iyong damit bilang simbolo ng paghahanda that you are ready for battle. So lahat tayo ay ipinaghahanda, binibigyan ng pagkakataong maghanda sa anumang oras o panahon o sitwasyon ng ating buhay. Sapagkat ang hindi natin alam ay ang pagdating ng ating Panginoon at kakatok sa ating buhay. Meron po akong nabasa na isang storya. May isang babae na nag-aalaga ng ahas. May mga exotic na hayop. Kasama niya ito sa pagtulog. Isang araw ay napansin niya na hindi na kumakain yung ahas. Parang medyo wala sa huwisyo yung ahas habang tumatagal, nawawala ng ganang kumain. Kaya dinala niya sa isang veterinarian, sa isang doktor. Sabi niya sa doktor, hindi na po ata siya kumakain. Ano na lang po, buka na lang ng buka ang bibig, parang nag-i-stretch sa bibig. Kaya nagtanong ang doktor, ang tanong ng doktor, saan ba yan siya natutulog? Kasama niyo po sa kama na natutulog yung ahas. Sabi ng doktor sa kanya, wala siyang sakit. Siya lang ay naghahanda at tinitingnan ka araw-araw kung kasya ka sa bibig niya. Siya ay hindi na kumakain para alam niya na ang kanyang kakaining nakikita
ay magkakasya sa kaniyang sikmura. Ang ahas ay sizing you up. Yung mga parang ikaw ay tinitingnan. Ikaw ay tinatantya. Kung sa oras na siya ay handa ka ng lunukin, ito ay kaya niya nang gawin. Ito yung isa sa ating titingnan bilang Kristiyano. Baka hindi natin napapaghandaan na sa ating buhay espiritual ay marami ng ahas na tumatantya sa atin sa paligid na hindi natin alam. Baka sa isang araw, tayo'y kakainin na lang ng buhay ng mga ahas na umaaligid na akala mo'y kaibigan at mapagkakatiwalaan. Ang paghahanda ay hindi lamang bagay na pisikal. Ang paghahanda ay bagay ding espiritual na tayo ay kumakaharap sa mga kasamaan sa kapaligiran. Kaya titingnan nating mabuti. Huwag nating hayaang tantsahin tayo ng ibang tao. Lamunin tayo, lunukin tayo ng ibang tao dahil sa kanilang kasamaan. Ipakita natin na sa ating paghahanda, kasama natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos, at ang pagkapit sa kaniyang kapangyarihan. Let us all be awake. Tayo ay maging gising anumang oras ng ating buhay upang makita natin at matantya ang ating gagawin ayon sa kalooban at salita ng Diyos. Let us all be aware. Maghanda tayo sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Kung papaanong binigyan tayo ng katuroan kahapon na huwag mahalin ang kayamanan, ngayon naman ay ginagawang gising ang ating isipan na palaging maghanda sa kaniyang pagdating. Simula ngayon hanggang mamaya, tantsahin ninyo kung sino at ano ang dapat kong yakapin. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa na may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon.
Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kaniyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Payatalak na mula sa'yo muling iwain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pablo Juan II ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamayang gabi sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector ng Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si San Juan Pablo II sa kaniyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ibigin ko ang labin, aral mo ang aming buhay na kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre